Hello mga kasari! Kumusta po kayong lahat? Bilang isang may-ari ng tindahan, ikaw ba kasari, na-check mo pa ba ang mga perang pumapasok sa tindahan mo? Yung mga perang ibinabayad sa'yo? Yung mga coins, nakikita mo pa ba siyang mabuti? So bakit ko na itanong yan? Kasi yan yung magiging topic natin for today about money na pumapasok sa tindahan natin. Alam nyo kasi guys, minsan sa ayaw at sa gusto natin, nabubudol pa rin tayo sa pamamaraan ng mga perang ibinabayad sa atin. May ipapakita ko sa inyong mga era, coins at papel na hindi ko napapansin na nakakalagpas na pala sa akin. So ito yung mga quality ng pera na parang hindi na magandang tanggapin, pero dahil nga parang nabudol tayo, nagawa nila ng paraan para may bayad sa atin. So, napapunta pa rin sa atin. Example niyan ay ito. Guys, etong perang 20 pesos. Yung, kung napapansin nyo, yung kalimitan sa nagbabayad sa atin, kung mag-abot sa atin, nakaganito, nakatiklop. Diba? Pag ganitong nakatiklop guys, bigyan mo ng oras para buksan siya, buklatin, bago mo siya bigyan ng binibili niya. Bakit? Katulad nito guys, isang uri to ng pambubudol sa ating mga tindera. Kasi obvious naman na imposibleng hindi nila alam ang quality ng kalang ibabayad na pera. So, ba't ko sinabi? Example, eto na nga lang ha. Tingnan nyo naman, ang mga tao walang kahinahinayang sa pera. Ninyo, pera na nga lang sinusulatan pa. Anong nakasulat? Basahin nyo. Open. So, dahil ako si tindera, maraming bumibili. Pag inabot sa akin, syempre, di ba, pag abot sa akin, ganun. Ganun lang lagi. So, tapos, diretso sa lalagyan ng pera. So, hindi natin alam or magugulat na lang tayo pag nakita natin yung pera habang ina-arrange na natin, meron palang ganito sa mga pera nilang binayad sa atin. O, di ba? Open. So, ikaw naman si Open. Open nga. Alam nyo guys, may surprise sa loob nito. Pag open nyo, eto naman ang bubungad sa'yo. Tingnan nyo naman ang nakasulat. Napaka nakaka-GRR. Sabi nga ni Ate Rose Jam 11, nakaka-GRR. Ang mga tao hindi nanghihinayang sa pera. Hindi ko alam kung bakit nakukuha pa nilang i-vandalize yung ganitong pera. E napakahalaga ng pera bago na natin ito kitain. Diba? Lalo na sa ating mga tindahan. Ito ay isa pa lang sa example na nare-receive kong klase ng pera. So yun nga, napaka-late na bago ko pa makita o bago ko pa na-realize na napasukan ako ng ganitong klaseng pera. So guys, may papakita pa ako sa inyong ilang example ng mga perang nakarating sa ating tindahan. At syempre, ayoko rin namang ilabas pa siya para kumalat pa sa iba. At the end, babalik din naman sa akin. So hangkat maaari, yung mga nakikita kong mga perang palagay ko hindi na pwede, hindi ko na siya talaga inilalabas. So kung nakakalampas siya sa akin o nakakarating siya sa akin, hanggang sa akin na lang hangkat maaari. Ito yung mga example ng perang nakarating sa akin. Tingnan natin guys. Ito yun guys oh. Ito yung mga example kong nare-receive na pera. So umpisa muna natin sa mga perang papel. Yan, madalas dito kung maanuan sa mga tigbe-20 na to. Kayo na ang musga guys kung sa palagay nyo matatanggap mo pa siya. Pero ito yung mga klase ng perang talagang dumadating sa akin. Pero pag nga nakadating sa akin ay hindi ko na pinalalabas. Ito o. Masyado na siyang madumi para isukli pa natin siya. So ikinikip na lang natin siya. Ito namang isang ito. Okay sana kung ink lang na ganito. So matatanggap pa natin yan. Pero yung may punit pang ganyan, hindi ko na rin siya magawang isukli. Nakakahiya na rin. Ito pa yung isang 20 pesos na puro ink na harap at likod dyan. Ganyan ang itsura. Kaya isa na rin siya sa ikinikip ko na lang din. So
So, ito namang pang-apat, ito naman, sobrang punit na to. Kaya, hindi ko na rin siya sinusukli yun. Yung siguro masasabi ng iba nating mga kasari na itong mga ganitong klaseng pera ay pwede naman talaga siyang papalitan sa bangko. So, ang sa akin lang kasi, wala naman kasi akong bangko. Ayoko rin namang mag-effort pa sa bangko na papalitan tong mga ganitong pera para lang mapalitan ng bago. Nakakahiya din naman, no. Okay lang sana kung meron akong talagang bank account yan. Baka pwede ko pa siyang i-deposit sa aking account. Pero dahil wala nga, so tiis-tiis na lang. Diya na lang siya sa tindahan. So, lipat na naman tayo dito sa mga coins. Yan. Ito yung mga coins. Wait lang. Ayusin ko. Guwanang para mas makita, mas maliwanag. So, ito guys, ito yung mga 5 peso coins na nakaligtas sa atin. Yan, yung talagang hindi mo na maanina kung ano ba siya, kung 5 pesos ba talaga siya. Kasi maiitim na sila. Yan, ito puro 5 to. Yan. Ito yung mga piso. Ito, itong isang to, medyo okay pa naman to. Kaya, sinali ko na lang din dito. Okay nyo guys. So, kayo na lang humusga kung sa inyo tinatanggap nyo pa to. At ito yung mga worst na talagang parang, excuse me, parang nahukay na sa lupang itsura. Tingnan nyo to. Wala talagang dark na siya. Hindi na talaga to pwede. Tapos, itong mga 25 cents naman na to, talagang kinikip ko na lang, may 5 cents pa oh. Itong mga 25 cents na to at saka 5 cents, talagang ikinikip ko na lang siya talaga sa amin. Kasi, guys, kahit naman kasi yung mga grocery store, yung mga malalaking supermarket, hindi na rin sila tinatanggap. Pero makikita mo sa resibo natin, may mga putal-putal na 25 cents, 75 cents na sukuli or kaya ibabayaran pero hindi naman nila isinusukli sa atin, ano, diba? Tapos kung halimbawa may putal nga kailangan bayaran na ganitong sentabo, hindi rin naman nila hinihingi. So, aanhin pa natin yan. Kaya marami akong ganyan, kaya kinikip ko na lang din siya. At yun nga, dahil siya maliliit, pwede siyang ipantanto sa bingo. Dito nga sa mga centavos na to, no? So, magagamit pa rin naman siya, pero hindi na lang siguro pangbili, sa pamimili. Pwede na itong gamitin sa pangtantos ng bingo card. Shout out sa mga mahilig magbingo dyan. May pangtantos na akong bibigay. Ayos din yung pangtantos. Marami kasi siya guys. Bukod dyan sa nakadisplay na yan. Ito, ganun din. 25 cents din yan lahat. Marami pa ako niya nasa plastic. So, yung siguro, bigay na lang natin sa mga nagbibingko para dumami yung pangtantos nila, no? So, yun nga. Bukod dyan sa mga hindi na natin pwedeng ibili na yan, meron din naman tayo ditong example ng mga coins na tinatanggap ko pa rin na pwede pa rin naman. Katulad ng ganitong mga itsura. So, yan. Pwede pa yan. Hanggat nakikita yung mukha at yung mga engraved na yan, pwede pa yan. Tinatanggap natin yan. So, kaya lang, meron tayong ibang tumer na talagang masisela na rin, na ayaw na rin tumanggap ng ganyan. So, bigay na lang natin doon sa tumatanggap. Yun. So, ang next natin guys, itong hilerang to ng coins. Akala ko nga meron na akong mga customer na foreigner. Bakit kamo? Kasi itong mga coins na to guys ay hindi ito sa atin. Katulad nito, Egypt to. Spink, great spink yata to, no? So, sigurado ako galing Egypt to. Ito namang isa, ang nakalagay ay yuan. Hindi ko alam to alinman part siya ng Hong Kong, Malaysia, Korea, alinman. So, ito ganun din, no. China. Yan, ganun.
Itong isang ito ay dollar. Dollar ba ito? Liberty. Quarter dollar. Oo, dollar nga siya. Tapos is, itong isang ito, alam ko ito ay sa Middle East. Middle East to guys. Coins to ng Middle East. Itong isang to, kung natatandaan nyo guys, ito yung 2 piso natin. Ito yung bagong inilabas na 2 piso. So, kinikip ko na rin yan. Malay nyo naman. Napaka-rare na ng may ganito guys. Kung meron kayo, ikip nyo na lang din. Napaka-rare na lang nito. Malay nyo naman pagdating ng panahon, lumaki ang value niya, no? So, malay nyo, umabot na 1,000,000. May mag-offer niya ng 1,000,000. So, intay natin yan. So, mga ganitong mga klaseng coins na katabi-tabi, itabi nyo na rin. So, bukod dito sa mga foreign coins na to, meron din, syempre, hindi magpapahuli yung mga tokens, guys, oh. Ito yung mga tokens na napapahalo sa ating mga coins dito na napapabili na, diba? Fun Nation. Basta token to sa, pag pumupunta ka sa mga mall, mga palaruan, yan. Yan, itong mga coins na to, napapahalo yan sa ating, ano, siguro napapagkamala nila. Ito kasi malapit to sa itsura ng 10 piso. Alam niyo yung may gold sa loob, tapos silver sa labas. Siguro akala niya 10 piso yan. Tapos ito naman, talagang magkakahawig na. Kung itatapat nyo sa piso, magkasing laki na rin siya ng piso. So, siguro yan ay mga taong bahay nila sa kalampitaka. Ay pag dumudukot ay napapagkamala na nilang piso. So, yun guys. Konti pa lang yan. Konti pa lang. Ilan lang yan sa mga example ng pera na napapastak dito sa tindahan natin. Na hindi na natin mapaikot kasi nga parang hindi naman siya appropriate na isukli pa or palaganapin pa kasi may mga ano na siya, quality issues na, 'di ba? Lalo na 'to. Yung talagang bulok na 'to, 'di ba? So, yun, for keep na lang siguro natin. So, yun nga, guys, ingat-ingat na lang tayo sa pagtanggap ng mga pera sa ating tindahan, ano? Be aware and attentive sa mga pwedeng mangyari sa mga pera. So, pag may na-receive tayo na kaganito na, nakatiklop na, buksan natin, bigyan natin ng time na buksan natin. Baka kasi mapagaya kayo dito sa na-receive ko na may pa-surprise, may pa-open, at tapos may pa-surprise sa loob. O, diba? So, buklatin natin siya. Tingnan ang harap at likod para maaga pa lang ay makita nyo na kung anong issue ng perang ibinibigay sa atin. So, dito naman sa mga coins, ganun din. So, kalimitan ang nagbabayad sa atin, di ba? Pag puro coins ang dala niya, nakaganito siya. Yan, di ba? So, takes time din tayo na i-check din natin siya. Kahit iladlad mo na lang siya ng ganun. Para makita mo din naman yung anong klase ng coins yung binibigay sa'yo. Yun, i-check na natin siya ng maaga habang nandiyan pa si tumira sa harap natin para kung anumang issue sa pera, pwede natin siyang ibalik sa kanya or sabihin sa kanya na next time ay hindi na tayo tatanggap ng ganitong klaseng pera kasi talaga namang sa mga supermarket, yung mga perang ganon, yung mga pinakita ko kanina ay hindi na talaga siya tinatanggap. So, alam niyo na minsan eh, mayroon din tayong mga suking budol. So, katulad nga, yung mga style nilang ibibigay sa atin ng patong-patong na ganyan. So, siguro hindi rin naman nila alam na minsan eh, may maniniwala pa ako doon sa mga coins na foreign coins na hindi nila talaga hindi nila sinasadyang mapasama. Pero yung mga coins na obvious na maitim na, bulok na, ay nako, budol ang tawag doon. At saka yung mga perang nakatiklop ay budol ang tawag doon. So, yun, be attentive na lang guys, i-check natin siya at i-check nyo na rin yung mga laman yung coins dyan sa lagay nyo ng coins at baka may napapaligaw din dyan na kagaya nun. So, nasa inyo pa rin naman yan kung hanggang saan limit quality ng coins at quality ng perang papel ang inyong tatanggapin. So, nasa iyo yan kung sa palagay mo naman okay pa siya, tanggapin natin. Bakit ba hindi? Pera yan, diba? Bagyanan natin yung kitain. At kung talaga namang hindi na pwede,
wala tayong choice. Igip mo lang, sis. Huwag mo na siyang isukli. At baka sa'yo pa rin siya bumalik. Yan. Kasi minsan meron tayong mga tumer na ibabalik sa'yo, sasabihin sa'yo, ikaw ang nagsukli nito. Diba? Hindi naman siya sa'yo galing, pero bumalik sa'yo kasi ikaw nga yung nagbigay din sa kanya. Pinaikot mo pa kasi. So, pag ganyan mga bagay, ikip na lang natin, guys. Yun, guys, tungkol doon sa mga coins na sobrang, ano bang tawag doon? Sobrang parang nabubulok o nangingitim-ngitim na meron pa kayong pwedeng isuggest na panglinis doon. Kasi, guys, na itry ko na siya. Yung marami na kaming naging perang ganun na na-try naming linisin. Ang ginamit namin, yung sandpaper. Natatanggal siya, kaya lang yung pinaka-emboss noong coins ay natatanggal din. So, NG siya, X siya, hindi pwede. So, tinaray din namin siya, gamitan ng buhangin. Oo, natatanggal siya, kaya lang napaka-bagal, nakakapagod mag-kud-kud noon. So, tinaray ko din siyang ibabad sa chlorine. Pangit din, hindi rin siya effective. Sa suka, so hindi rin siya pwede. Doon, tinaray ko din siyang ibabad doon sa, ano man tawag doon? Doon sa, guys, anong tawag doon sa pampaputi ng damit? Yung binababad sa puting damit para pumuti yung damit. Yung para siyang tawas na puti. Hindi ko matanda kung anong tawag doon. Tinaray na rin namin siyang ibabad doon. So, hindi pa rin. So, yun guys, hinihingi ko sa inyo kung ano yung magiging suggestion nyo na effective na pampatanggal ng dumi ng mga coins. So, kung meron kang alam dyan, i-comment mo naman dito sa comment section natin at mali mo, effective nga. Itatry natin sa mga coins natin kasi sayang talaga yung coins. Pera pa din yan kahit piso-piso lang yan. Ayun nga guys, dito ko na po tatapusin ang aking vlog for today. At maraming salamat sa panonood mo at sa patuloy mong pagsuporta. At kung isa ka pa sa nanonood ngayon na hindi pa rin nakaka-subscribe sa aking channel, please naman, pa-subscribe naman ang channel ko, sis. Para masaya. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. At sana huwag ka magsawang manood ng mga video ko. At subscribe mo nga ako. Kalimbangin mo yung bell button para manotify ka sa mga susunod natin mga videos na i-upload dito sa YouTube. At maraming salamat. Bye-bye!